Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po kayong lahat? At I pray po na nasa maayos po kayong kalagayan. Kaya ako po ngayon po yung nasain po para magbahagi po sa inyo ng salita po ng Panginoon. Ihanda po natin yung sarili po natin. Ihanda po natin yung pakikinig natin ng I pray po na may magutunan po tayo, may makuha po tayo. Ayun po, ayun na, bago po po i-share po yung topic po po ngayon, isingit ko lang po ito. Alam niyo po, malaki po yung ginagawa ng Diyos po dito sa simbahan po natin. Kasi po bakit? Sa ikatlong pagkakataon po, may tinawag na naman po yung makasamahan po natin sa live service po na Zoom ni Pastor Benny Hinn. Eh, praise God po kasi sa lugar po ng Baler, sa kanila Pastor Marlon, natawag po muli ulit sila. Sa lugar po ng Gaya-Gaya kay Pastora Gina at sa lugar din po ng Tarlac sa grupo po ni Pastora Mehan. Alam niyo po, naniniwala po ako na nung time na pinag-pray po sila, naniniwala po ako na hindi lang po sila yung pinag-pray, kundi buong rema ang pinag-pray. Kasi po bakit? Abang pinag-pray po nila, yung mga kasamahan po natin dito sa simbahan po natin, eh, pati rin tayo nararamdaman yung presensya ng Panginoong Jesus, pati rin tayo napupuspos. Ibig sabihin, hindi lang po sila, kundi buong rema pinag-pray. Eh, praise God po kasi pinagkatiwalaan tayo. Praise God kasi nagpag-pray po tayo mga taga-rema. At isa pa po na nag-practice po si Pastor Benny Hinn na dito po sa church natin, mag-i-start ngayon yung healing service natin. Hallelujah po. Praise God po. Purihin po ang Panginoon. At nilalawak na ng Panginoong Sus yung ministry na pinagkatiwala sa atin, pinagkakatiwalaan na tayo na mas malaki pa na trabaho. Kaya ang kailangan po natin gawin ay yung mag-stay sa ministry, mag-stay doon sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Katulad po ng tinuturo po sa atin ng ating mga pastor noong mga nakaraang linggo na sinasabi po nila na huwag nating iiwan yung ministry natin. Huwag nating pabayaan yung pinagkatiwala sa atin. Alam niyo po, malaking bagay po yung mapagkatiwalaan tayo ng ministry. I-grab po natin yung opportunity na ito. I-praise God kasi pinagkatiwalaan tayo. Alam niyo po, sa anuman ang problema na dumating sa ministry po natin, alam niyo po, anuman pagsubok na dumating sa ministry po natin, huwag natin itiwan, huwag natin pababayaan yung ministry natin. Hindi po kalugihan ang maglingkod sa Panginoong Diyos. Kahit hindi tayo i-appreciate ng mga kasama natin, kahit hindi tayo i-appreciate ng mga leaders po natin, basta ang Diyos ang natutuwa siya sa ginagawa namin. Kasi yun naman ang kailangan natin gawin. Ano po dun? Yung ma-please natin ng Panginoong Diyos. Ngayon po, maging tapat lang po. Saan man tayo position ngayon, gawin mo yung part mo sa ministry. Mahalin mo yan. Huwag mong pababayaan. Amin po. Ayan po ha. May i-share po ako sa inyo. Ngayon po kung may Biblia po kayo, makipagbukasan po kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 po. Ayan na. Kung andyan na po kayo, sabayin po kayo sa akin. Sabi niya po dito sa verse 6, sabi niya po, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang nag-aasik ng marami ay umaani ng marami. Sa verse 7, sabi niya, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aagubili at hindi sa pinitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kusang loob. Sa verse 8, sabi niya, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay
at lagi ninyong matulungan ang iba. Ayan, praise God po at purihin po ang Panginoong Jesus sa kanyang salita. Itong mga nakaraang linggo, itong linggo ito, tinuturo po sa atin ng mga pastor po natin about sa pagbibigay. Ngayon po, kung may katabi po kayo, pakisabi sa katabi po ninyo pagbibigay. Ayan, alam niyo po, dito po sa simbahan po natin, totoo po yung sinabi na hindi po itinuturo po ito dati. Kasi takot po silang ituro. Pag tinuro mo yung pagbibigay kasi, ang iisipin ng mga tao, yung mukhang pera yung pastor. Pero alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo totoo, dito po sa Rema, naniniwala po ako na hindi po mukhang pera yung mga pastor po natin. Sila pa nga po yung abunado eh, di ba po? Abunado dun sa kung ano man yung kulang ng simbahan, kung ano man yung pangangailangan ng simbahan, sila ang magpupuna. Kaya sabi ko nga po, hindi po ako naniniwala na yung mga taga-Rema ay mukhang pong pera. Di ba po? At isa po sa natutunan ko po dito, hindi po tinuturo dito sa simbahan po natin na mas mahalin mo yung kayamanan, na mas mahalin mo yung iba. Ang tinuturo po sa atin, ang binibuild up po sa atin dito ay yung mas mahalin yung ministry, mas mahalin ang Panginoong Jesus. Di ba po? Yan ang tinuturo po sa atin. Ngayon, alam niyo po, kaya lang naman po umaalis ang isang manggagawa kasi dahilan doon sa pangangailangan. Kasi pag dito sa paglilingkod sa Panginoong Jesus, wala naman pong sahod eh. Hindi naman yung mga manggagawa po natin, yung mga pastor po natin, wala pong sahod dito. Wala pong sahod. Pero alam niyo po yung mga iba umaalis lang dahilan doon sa pangangailangan. Pangangailangan. Kasi pag naglingkod ka, wala daw pera. Pero pag nagtrabaho ka, may pera. Pero alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo totoo, kahit naglilingkod tayo dito sa Panginoong Jesus, kaya ng Diyos i-provide yung pangangailangan natin kahit hindi tayo nagtatrabaho. Di ba sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, buhat sa sa kayamanan ng Diyos, i-provide niya lahat ng pangangailangan natin. Meron tayong karapatan eh. Meron tayong karapatan na ang kinin yung Philippians 4:19 kasi bakit? Kapartner niya tayo eh. Kapartner tayo ng Panginoong Jesus. Tulad sinabi ni Pastora Jenia nung mga nakaraan, hindi mo pwedeng i-claim yung isang bagay na hindi naman para sa'yo. Hindi para sa'yo yung Philippians. Hindi kapartner. Parang ganyan. Ngayon, kaya ng Diyos suportahan tayo dun sa ministry kahit hindi tayo nagtatrabaho. Kaya ng Diyos i-provide yung pangangailangan natin dito sa ministry kahit hindi tayo nagtatrabaho. Mayaman ang Diyos po natin. At kaya niyang ibigay. Kaya niyang supply yung mga pangangailangan po natin. Kayang tugunan ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Hindi po kalugihan ang sumunod, kundi ito po ay patinabang. Amin po. Wala nang sabi ng Biblia, walang lingkod ng Diyos na pinabayaan or nabuhay. Di ba po, yung mga lingkod ng Panginoong Sus, tumataba po sila. Isa lang po rason yan, sinusuportahan ng Panginoong Sus. Kasi bakit? Naging tapat dun sa ministry na pinagkatiwala sa Panginoong Sus. Amin po, meron po akong tanong po sa inyo. Sinong gustong pagpalain? Siguro po, lahat tayo gustong pagpalain. Lahat tayo gustong yung pangangailangan hindi magkulang. Yan naman po ang inaangat natin, hindi ba po? Pero alam nyo, meron tayong kailangan gawin para tayo ipagpalain. Ang sabi ng binasa natin, ang susi ng pagpapala ay pagbibigay. Parang ganito po, paano pagpapalain ng Diyos yung taong hindi nagbibigay? Paano aali yung isang tao na hindi naman nagtanim? Sabi ng Biblia, pagpapalain niya yung taong nagbibigay. Praise God po kasi dito po sa simbahan po natin, tinuturo na po yung kahalagahan ng pagbibigay. At praise God kasi nakikita na natin yung resulta nung pinalim natin. Ngayon, umaani na po tayo. Yung iba, umaani na. Pero alam niyo dito sa simbahan natin, sa mga miyembro po natin, sa buong Rema po, praise God kasi may yung mga miyembro patuloy na sinusuportahan yung mga lingkod ng Panginoon Jesus.
sinusuportan, hindi po nila pinapabayaan yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga, yung mga kapwa ko manggagawa, hindi po pumapayag. Lalo pong tumataba. Kasi bakit? Nandyan yung mga nagsusuporta, yung mga miyembro. God bless po sa inyo. Patuloy nilang kung gawin yan. Sabi ng Biblia, huwag tayong maging madabog doon sa ministry. Kasi pag naging madabog tayo doon sa ministry, hindi tayo pagpapalayo. Amin po. Meron po akong ano, meron po akong ipukwento. Dito po sa lugar po ng Montalban, praise God po kasi nakapagbukas na po tayo ng isang gawain. Dito po sa lugar po ng San Isidro, dalawa na po yung gawain po dito. Nabuksan po yung San Isidro, March 1, 2020, itong taon lang po. Mga siguro po, dalawang linggo nakapag-service po kami doon, pero yung mga susunod, lockdown na. Pero may mga pagkakataon pa din na nakakapunta kami, nakakapasok po kami, pero nung mga sumusunod na linggo at buwan, hindi na po kami nakapunta kasi nag-ipit na po sila. Pero praise God kasi meron po doon yung miyembro na kapitbahay lang ng simbahan na nag-aalaga ng simbahan. Kahit wala po kami doon, andun po siya na nililinisan yung church, nag-pray, at andun siya, parang doon na din po siya tinitira, ganyan. Pero alam niyo po, yung pamilya po na ito, na miyembro po namin po sa lugar po ng San Isidro, every time na pumupunta po kami doon, every time na andun po kami, lagi po kami tinitibig, o lagi kami siniservan, hindi po niya kami pinapabayaan. Kung ano po yung kulang po nila, kulang na din po namin. Minsan nga, naiiyak po kami kasi, ano po eh, sabi ko nga, nanay, may budget po kami, magluto po kami. Ang sagot po sa akin, ay tabi mo na lang, pagkain mo na lang dun sa relocation. At ang isa lagi sa sinasabi niya, ang Diyos ang magpo-provide. Pero alam nyo, dito ko po nakita yung pagpapala sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Magmula nung time na tinataliman kami personally, yung sinusuportahan kami, nakita po yung bunga ng ginawa. Kasi pag nagtanim ka doon sa gawain ng Panginoon, pag nagtanim ka doon sa lingkod ng Panginoon, hindi pwede, hindi yan babalik. Aali tayo. Amin po, alam niyo po na na-bless po ako kasi habang lockdown, yung pamilyang ito, nakabili po sila ng motor. Praise God. Nakaka-bless po yung pag-inus ng Panginoon. At pangalawa po, nag-donate po sila ng speaker, naka-mic, at nagbigay pa po ng amplifier. Pero wala pa pong speaker yung amplifier. Susunod pa daw. May glory po na. Praise God po. At ito nung last week, hindi pa po nagkakamali, last week, yung pamilyang ito nakabili po ng bagong cellphone. Yung gamit niya na keypad ngayon touchscreen na. Praise God, nakaka-bless po. At pang-apat po na talaga nakita ko yung blessing, hindi po nawawalan yung pangangailangan nila everyday. Ganun po eh, pag nagtanim ka sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sinuportahan mo yung mga manggagawa ng Panginoon, ang Diyos ang magbabalik niyan at patuloy kang makapagbigay, patuloy kang makapagsuporta sa gawain ng Panginoon. So, sabi ko nga po, huwag tayong maging madamot sa gawain ng Panginoon. So, huwag tayong ibigay natin yung para sa Panginoon. So, kung tinatawag tayo dun sa pagbibigay, ibigay pa rin po natin. Kasi ulitin po, pagpapalain tayo ng Panginoon. Last po na ikukwento ko po, last po rito. Dito ulit po sa Talban, sa relocation. Dito naman po sa matagal na simbahan. Bilang ako po, praise God po kasi napagkatiwalaan po tayo na humawak po ng simbahan. Sa Diyos po lahat ng papuri. Alam niyo po, siyempre nung nag-lockdown, ang iisipin natin, ang iisipin ko po, ay paano yung pagbayad ng rent, paano yung pagbayad ng kuryente. Pero alam niyo po, siyempre pray, nagtitiwala, at siyempre, at ibig sa lahat po yan, nagtatanim. Hindi
pa rin nawawalan ng pagtatanim, tanim pa rin. Wala pong pumapasok po na na-financial dito sa simbahan. Yan lang yung nasa isip. Pero alam niyo po, sa totoo silang po, 5 buwan po yung utang po dito sa relocation. Magmula January hanggang May. 5 buwan. Nung hindi na po mahigpit yung sitwasyon, siguro naging GCU na, bigla pong nag-text po yung may-ari sa akin. At syempre, alam na po natin yan. Pag nag-text yung may-ari, alam na po natin, maniningil po yan. Nung nag-text po sa akin, nireplyan po po, sabi ko po, mabuti po kami rito. At pangalawa po kong sagot, magbabayad po kami ng rent, sabi ko. At nung sabi niya, sige, pupunta ko ng Sabado po yan. Alam ko po, tanda ko po yung Sabado. Maikling ko po yung kwento. Pagdating po ng Sabado, umaga, alas 8 ng umaga, nakita ko po yung may-ari. Pero di po ako kinabahan kasi meron pang bayad. Nung pagpasok, nung pagpupo, at unang-una niyang tanong sa akin, sabi niya, ilan ang babayaran dito? Sabi sa akin. Ang sagot ko naman, babayaran po namin lahat, 5 buwan. Alam niyo po na natuwa ako, na-bless po ako doon sa sagot ng may-ari. Ang sabi niya, 3 buwan na lang bayaran niyo. January, February, March, bayaran niyo po. Bayaran niyo, pero yung April at saka May, huwag niyo nang bayaran. Libre ko na sa inyo. Sabi, nung una, tumanggi ako, eh, di po may pambayad kami. Ganyan, tinuruan naman tayo, ganyan. Sa pangalawa, sabi ko po, nung sinabi niya, hindi, libre na. Nung pangalawa, hindi na po ako tumanggi. Ina-appreciate ko, salamat kasi nagtalim po kayo. Pasalamat, ganyan. Pero sabi ko po, yung i-advance na lang po yung bayad po namin. At glory to God po, January hanggang July, itong buwan na ito, bayad po kami dito sa lugar po ng relocation. Alam niyo po, nakita ko yung power ng Diyos. Hindi po nasayang yung pagtatanim. Umalik. Nakita ko yung blessing. At nung bago palis, yung may-ari po ng bahay, nagbigay pa po ng 500 para ano po yun, para pambayan po ng kuryente. Ng kuryente at saka tubig. Nakaka-bless po kasi totoo po yung sinabi ng Panginoon ng Biblia na aanika lahat ng itinanim. Tsaka, kasi po, huwag na huwag tayong magsawa na pagtatanim. Suportahan natin yung gawain po ng Panginoosos. Darating ang time, maaani tayo. Pero alam ko po, naniniwala po ako ngayon na lahat ng tinanim na natin noon, ngayon, inaani na po natin. Amin po, may God bless po at yun lamang po yung maisishare ko po sa inyo. Sana po may natutunan po tayo, may nakuha po tayo, at God bless po, pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus. Sige po, ayoko po tayo lahat as mag-pray. Panginoon, patuloy Diyos na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, dahil Lord, sinamahan mo kami sa Bible study namin na ito. Salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami kung paano magbigay. At dalangin po, Panginoon, na bigyan po kami, Panginoon, ng hindi na pagtatanim, Panginoon, upang Lord, lalo kami naayon, Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagsama mo at sa patuloy, Panginoon, na pagpapala mo sa buhay namin at higit sa lahat sa simbahan namin, Panginoon. Ingatan mo kami, gabayan mo kami, proteksyonan mo kami at higit sa lahat pagpalaan mo ang buong Rema International, Panginoon. Salamat, Diyos, sa akong ito at pinagkakatiwala namin ito ang lahat at pinabalik po namin ito ng na papulit pa sa salamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Ayun po at maraming salamat po. God bless po at ingat po tayo lagi.